What's up, mga katusok? Peru mo! Shout out sa lahat ng mga nag-mine sa soft opening ng ating laboratory online service. Been a successful week sa atin, mga katusok. Maraming salamat po, mga katusok. I'm so overwhelmed. Talagang nakaka-touch po. Nakakataba po ng puso yung suporta, tiwala na binigay niyo po sa akin. At dahil dyan, mga katusok, meron na po akong puhunan sa itmapatayo kong hasyenda. Yes naman, dapat ganoon kataas ang level. Kung maangarap ka na rin lang, taasan mo na. Wala namang bayad mangarap eh. Libre lang pong mangarap. Kaya mangarap na. Sakay na. Sakay na. Sa lahat po na nagtatanong, mga katusok, ano daw po yung pangalan ng laboratory online service natin? Ang daming naku-curious, ang daming nagtatanong. At dahil naka-lockdown pa rin tayo, ang daming gustong magpagawa ng lab test. Maraming nahihirapang lumabas, maraming natatakot, baka mahawaan ng COVID-19. Okay, para po sa kaalaman ng lahat, ang pangalan po ng laboratory online service natin ay... And before anything else, mga katusok, gusto ko po munang batiin ng Happy Gorgeous Mother's Day sa lahat ng mga mothers, sa lahat ng mga soon-to-be mothers, at sa lahat ng mga mukhang mothers, no? Happy, happy Mother's Day sa lahat. Especially po sa lahat ng mga mothers na frontliners na walang sawang nagbibigay ng serbisyong medikal at non-medikal sa anumang sulok ng mundo. Saludo po ako sa inyo. Salamat sa buong pusong paglilingkod. Kahit delikado man po yung sitwasyon natin ngayon, andyan pa rin po yung alagang nanay. Last and definitely not the least, Happy Mother's Day sa aking pinakamaganda, pinakabata, hindi tumatanda at feeling kakadibulang. Happy Mother's Day, ma. Shout out sa'yo. I love you. Alam mo na yan. And you're the best. Bakit ko po ba naisipan magtayo ng isang laboratory online service? Well, una sa lahat, for public awareness. Magkaroon tayo ng ideya at kaalaman sa mundo ng medical technology. When it comes to laboratory tests, para saan ba ito? Ano ang dapat gawin bago magpagawa? Mga acronyms, mga terminologies, hindi man natin mabanggit lahat, at least kahit paano meron tayong idea. Para if ever man ma-encounter nyo, masasabi nyo, ah, parang alam ko yung test na yan na, para sa ganito yan eh. O di ba brainy pakinggan? Parang si Ernie Baron lang, kung walang knowledge, walang power. Speaking of knowledge, mga katusok, no, para magkaroon tayo ng knowledge sa laboratory. Anong ginagawa dito? Anong mga test ang meron dito? Anong meron sa loob ng isang laboratory? Sino-sino ang mga nagtatrabaho? Para saan ba itong mga test na ito at gaano ito kaimportante sa buhay ng bawat tao? Ipakilala pa ang profession medical technologies. Actually, marami pa po sa atin ang hindi po nakakakilala sa mga medtech. Di po alam kung anong ginagawa namin. Ano yung mahalagang contribution namin sa kalusugan ng bawat Pilipino at sa kinakaharap nating COVID-19. Well, nakakalungkot man yung ganitong senaryo, hindi pa kami masyado nabibigyan ng atensyon at appreciation. But nevertheless po, sa lahat po na nakakaalam kung ano po ang mga medical technologies, maraming salamat po from the bottom of our hypothalamus, from the bottom of our heart. Thank you for the love. Salamat kasi lalo na no, tuwing tinatanong kayo kung ano ba yung medtech, hindi na lang po lagi tagagawa ng safeguard yung sinasagot ninyo. Anong trabaho mo? Medtech po ako. Ah, di ba kayo yung nasa laboratory? Yung tagagawa ng ihi, ng dugo, yung mga ganun? So I want to take this chance to promote our profession, to raise our flag. Hindi po para magyabang, hindi po para mabigyan lang po ng pansin, at hindi rin po para purihin. Because I believe this is the right timing for us. Na ipakilala na ang mga medical technologies sa anumang dako ng mundo, kasama ng mga medical at non-medical frontliners, kasama niyo po kaming lumalaban at lalaban, gagawin ang aming sinumpaang tungkulin sa kabila ng hirap, delikadong sitwasyon,
Kahit alam naming anytime, hamahawaan kami ng virus. Hindi namin kayo iwan sa importanteng laban na ito. Hindi man po natin nakikita ang virus na kalaban natin, pero sa tulong po na aming mahiwagang instrumento na microscope, magkakaroon po tayo ng ideya kung ano pong uri ng virus ang ating kinakalaban ngayon. At kahit nasa krisis po tayo, mga katusok, no, meron pa rin po talagang mga taong negatibo, meron pa rin po mga taong manghuhusga sa'yo, may mga taong mangmamaliit ng iyong trabaho. Kesyo ang mga medtech daw, hindi frontliner. Kasi nandun lang daw po kami sa laboratory, hindi daw po kami humaharap sa mga pasyente. At ang masakit na part pa po dito, mga katusok, no, ang nagsabi pa po noon sa amin ay isa pa po namin kapartido na nasa health sector. Hindi po sa umihingi po kami ng simpatya, hindi po sa gusto naming sumama din po yung loob nyo sa kanya. Ang gusto lang po namin ay malaman ninyo ng isang medical technologist, kapag yan ay na-train para mag-handle ng case ng COVID-19, lahat po na na-collect ang specimen, dadaan po yan sa kamay ng isang medtech. So ang kaharap po namin mismong virus na itself. Kaya po delikado, nakakatakot po yung sitwasyon po namin. Lalo na po sa kalagayan natin, hindi po tayo kompleto sa PPE, marami na pong nagkakaubusan. Hindi po maiwasan na maging mga doctors, mga nurses, mga nasa medical field ay nahawa na po kay COVID-19. At hindi lang po mga medical frontliners na nagkakasakit. Marami na pong tao sa buong mundo ang positibo kay COVID-19. Yes, nakaka-alarma kasi tumataas pa po yung populasyon na nahahawa kay COVID-19. Sa lahat po na nagre-reklamo na naka-lockdown pa rin po tayo, please supportahan na lang po natin ang ating gobyerno. Ginagawa lang po niya ang tungkuling masiguro na hindi na pa lumala ang sitwasyon natin. Hindi na po makahawa pa ng maraming tao. At pasalamat po tayo dahil meron po tayong lockdown. Kasi kung hindi po dahil sa lockdown na ito, kung hindi po tayo na-quarantine, malamang, logo-logo na po ang bilang na positibo sa virus na ito. Tiis-tiis lang po tayo, mga katusok, no? Malalampasan din po natin ang krisis na ito. Kung tinatanong mo sa sarili mo kung paano ba ako makakatulong sa mga frontliners, at huwag mo rin isipin dahil wala kang pera, tapos ka financially, nalilimitahan yung pagtulong mo. Piling mo wala kang nagagawang mabuti sa kapwa. Mali ka dyan, mga katusok. Pakarami pong paraan para tumulong. Yung simpleng pagsunod po natin sa protocols and guidelines ng ating gobyerno, napakalaking bagay na po yun para sa mga frontliners. Yung mga panalangin nyo, napakalaking bagay po nun. Sa lahat po naman nagdo-donate ng mga personal protective equipments, sa mga nagdo-donate po sa hospital and private institutions, sa lahat po na nagbibigay ng mga pagkain, sa lahat po naman nagpapasakay sa mga frontliners, sa lahat po ng municipalities, mga LGUs, na nagbibigay po ng effort, masundo lamang mga frontliners natin. Sa lahat po ng mga mayors, governors, mga kagawad, mga tanod, mga kapitan, mga religious groups, mga nasa private sector, maraming salamat po sa effort na binibigay niyo po sa mga frontliners. Maraming salamat po sa pagpapakita ng inyong puso. Sa krisis natin kinakaharap ngayon, ang pinakakailangan po natin talaga ay puso. Kailangan po natin ng puso. Yung pusong handang dumamay, handang tumulong, yung pusong totoo, yung pusong may pag-ibig na hindi naghahangad ng kapalit. At kahit hindi man po Valentine's Day ngayon, magmahalan po tayo sa isa't isa. Let's love one another, mga katusok. At hindi lamang po tuwing Christmas dapat mag-give love po tayo. Dapat everyday, ano man yung pinagdadaanan mo, mahirap man o maganda ang buhay, masaya ka man o malungkot, umiiyak ka man o tumatawa, anumang emosyon ang nararamdaman mo, dapat wag mo pa rin kalimutang umibig. Mahirap man ang pinagdadaanan natin ngayon, tila ba naglalakad tayo sa dilim, mag-isa, walang kasama, yung ilaw na dati-rati nagsisilbi nating gabay, ngayon unti-unti nang nawawala. Pakiramdam mo mag-isa kang lumalaban, pakiramdam mo pinabayaan ka, napabayaan ka. Let me remind you of this song, mga katusok. The title of this song is Flashlight by Jesse J. Maging flashlight po tayo sa isa't isa. Wala pong nabubuhay sa mundo na mag-isa lamang. Kailangan mo ng kaagapay. Kailangan mo na may kasama ka.
Ang dami na po natin pinagdaan ng digmaan. Marami na pong dumaan na malulubhang sakit na tumapos ng milyong-milyong mga buhay. Ang dami na pong problemang nalampasan natin. Huwag po tayong padadaig kay COVID-19. Huwag po tayong mawawalan ng loob. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawawalan ng tiwala. Kapit lang mga katusok, malalampasan din po natin ang krisis na ito. Wala pong imposible. Basta sama-sama po tayong mga katusok. Samahan din po natin ang pananampalataya at panalangin.